So hi at welcome muli dito sa aking channel. Ito na ang mga tol, One Piece Chapter 1116 spoiler. Patuloy nga ang kwento sa mga revelation ni Dr. Vegapunk. At ang matindi pati nga ang Dark King na si Rayleigh nag-react na nga sa mga sinasabi ni Dr. Vegapunk. Kaya ayun, syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1116, at as of now wala pa nga tayong title ng chapter na to. Pero ayun, nagsimula nga muli ang chapter sa reaksyon ng iba't ibang tao patungkol sa sinasabing gera ni Dr. Vegapunk. Kung maaalala natin, isinawalat na nga ni Dr. Vegapunk ang naging napakatinding gera sa Void Century. Laban nga yan ang function ni Joy Boy at ng Allied Kingdoms na ngayon nga siya ng World Government. Natalo nga raw si Joy Boy nung mga panahon na yun at yun na nga raw ang naging katapusan ng Void Century. Pero nag-iwan nga raw ng napakatinding pinsala sa mundo ang naging napakatinding gerang yon. At ang nangyari nga, tumaas ng 200 metro yung sea level sa century na yon. At sa mga nakaraang araw nga sa present, napansin muli ni Dr. Vegapunk ang pagtaas ng sea level. At dahil dun, nasabi niya nga na ang mga ancient weapon na siyang ginamit sa Void Century, present pa nga rin at naghihintay lamang gamitin. Kaya hindi pa nga rin daw talaga tapos ang gera at nagpapatuloy pa nga rin daw ito. So yun nga ang matinding mensahe ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. Kaya dahil dyan, dito sa chapter 1116, talagang hindi makapaniwala ang mga tao. At napapatanong nga sila kung paano ba raw magpapatuloy ang gera na yon. Yung mga naglaban nga raw ng mga oras na yon, mga patay na. So tama nga naman ang katanungan na ito ng mga tao dahil sa parang imposible nga naman na merong pambuhay mula sa Void Century. Yun nga lang, hindi nila alam na meron ngang shadow ruler ang World Government. Yun nga ay si Imsama. Obvious naman na talagang present nga siya sa Void Century at hanggang ngayon talagang hindi pa nga rin siya namamatay. Pagdating naman kay Joy Boy, alam nating nabubuhay nga yung will niya, yung will of the, at na kay Luffy nga ito ngayon. Hindi nga lang kay Luffy dahil sa alam natin na merong pangang ibang mga D-Clan at merong ding mga bansa na talagang hindi kumampi sa World Government kahit na nga nanalo ang mga ito sa Void Century. At yun nga, siguradong dahil sa naniniwala sila kay Joy Boy. So ito pa nga amatin ni mga tol, dahil sa ipinakita raw muli si Imsama at nakatiting nga raw ito sa isang portrait ng babae na talagang kamukhang kamukha raw ni Vivi. So obviously mga tol, alam na nga natin ang tinititigang litrato ni Imsama larawan nga ni Nefertari Lily. Nakita na nga natin yung silhouette niya na talagang sobrang hawig nga kay Vivi. At kung maaalala nga natin dati, talagang sinira nga ni Imsama ang wanted poster ni Luffy, ni Blackbeard at ni Shirahoshi. Samantalang hawak niya nga lang yung larawan no ni Vivi. Kaya ayun, siguradong meron ngang matinding connection si Imsama kay Nefertari Lily na siya nga ang kamukha ni Vivi. So hindi pa nga natin alam yun sa ngayon, pero kung sakaling lalaki nga si Imsama, maaaring may gusto nga siya kay Lily. Sa ngayon, napabalita nga na nawawala si Vivi at makikita nga raw natin yung reaksyon ng mga tao sa missing poster nito. Alam natin nakasama nga siya ngayon ni Wapol at Morgan at hopefully talagang hindi nga siya mahuli ni Imsama, dahil sa ngayon talagang hindi natin alam kung ano ba ang gagawin sa kanya nito. So nagpatuloy nga raw ang kwento ni Dr. Vegapunk at sinabi niya na yung portion nga raw ng Mother Flame ninakaw at ginamit nga raw itong fuel sa ancient weapon. So ayun, napakatinding confirmation nga nito mga tol, dahil sa alam natin ang tinutukoy nga ni Dr. Vegapunk ang nangyari sa Lulusha Kingdom. Alam natin na si Shirahoshi nga ang Poseidon, habang ang Pluto naman nakatago pa rin sa ilalim ng Wano, kaya isa na nga lang ang natitira. At confirmation nga talaga ito na ang ginamit ni Imsama walang iba kundi ang ancient weapon Uranus. Ipinakita nga raw muli si Edison at Stasi at nag-uusap pa nga rin daw ang dalawa. So maaaring pinipilit pa nga rin ni Edison na tumaka si Stasi, dahil sa alam naman natin na parang nawala na nga ito ng purpose sa buhay matapos ngang mamatay ni Dr. Vegapunk. So hopefully may sabihin ngang maganda si Edison para talagang lumakas nga ang loob ni Stasi. Ipinakita nga rin daw si Erk at nasurpresa nga raw ito na alam ni Dr. Vegapunk ang nangyaring pagnakaw sa Mother Flame. So alam na nga natin ito na si Erk nga ang traitor at siya nga ang nagbigay ng Mother Flame sa mga Gorosei. Pero ang matindi pa na figure out nga raw ni Erk kung saan ba ang location ng Denden Mushi, at agad nga raw nitong tinawag ang mga Elder. So kung sakaling tama nga ang hinala ni Erk, maaaring talagang maputol na nga ang broadcast ni Dr. Vegapunk. At kung ganun, maaaring hindi niya nga masabi lahat ng mga gusto niyang isiwalat sa buong mundo. Anyway, nagpatuloy nga ang sinasabi ni Dr. Vegapunk at talagang napakarami nga raw misteryo ang nangyari sa Void Century. At meron nga raw isang grupo ang na-uncover ang lahat ng ito. At yun nga raw walang iba kundi
ang Pirate King na si Roger at ang mga crew nito. So ayun, isa nga ito sa matitinding tanong kung bakit ba hindi lumaban si Roger sa World Government matapos nga nitong malaman ang patungkol sa Void Century. So I think dahil nga ito sa hindi pa nga present nung mga time na yun ang mga ancient weapon. Wala nga rin nun ang user ng Sun God ni Caprut, kaya siguradong talagang alam nga nila Roger na walang mangyayari kung sakaling lalabanan nga nila nun ang World Government. Pero kahit na nga ganun, alam natin na malaki nga yung ambag ni Roger sa mga nangyayari sa present ngayon, dahil siya nga mismo ang nanghikayat sa mga bagong generation ng pirata na hanapin nga ang One Piece. So parang ipinasa lang ni Roger yung will niya sa mga bagong generation ng pirata na nasa panahon nga para labanan mismo ang World Government. Kaya talagang hindi nga natin mababaliwala ang ambag na ito ng Pirate King sa mundo. Lastly mga tol, sa Sabaody the Archipelago sa bar ni Shaki, ipinakita nga si Rayleigh at lasing na nga ito at kinakausap niya nga si Roger. Sinabi niya na matanda na nga raw siya at ang matandang tulad ni Dr. Vegapunk hindi dapat sinisira ang kaligayahan ng mga mas nakababata. So definitely mukhang ayaw nga ni Rayleigh ang ginagawa ni Dr. Vegapunk na pag-spoil nito patungkol sa mga nangyayari sa Void Century. At mukhang gusto niya na ang mga bagong generation mismo ang makatuklas nito sa Laugh Tale. At siguro hindi nga rin maganda para sa kanya yung sinabi ni Dr. Vegapunk na parang wala nga silang ginawa matapos nga nilang malaman yung totoo. So definitely talagang marami pa ang alam si Rayleigh at ang Roger Pirates na talagang hindi nga alam ni Dr. Vegapunk. At malalaman nga lang natin syempre yun pag nakarating na nga sa Laugh Tale ang mga Straw Hat. So yun, let me know sa comment section below mga tol kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Meron pala tayong break next week, kaya dalawang linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Syempre kung nagustuhan mo nga ang video to, huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!